Pagkalipas ng ilang araw, muling nagpakita si Jesus sa mga tagasunod niya sa may lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama noon sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Nathaniel na taga-Kana na bayan sa Galilea, mga anak ni Zebedee at dalawa pang mga tagasunod. Sinabi ni Simon Pedro sa kanila, "Mangingisda ako." Sumagot sila, "Sasama kami." Kaya sumakay sila sa bangka at pumalaot. Pero wala silang nahuli ng gabing iyon. Nang madaling araw na, may nakita silang nakatayo sa dalampasigan. Pero hindi nila nakilala na si Jesus iyon. Tinawag sila ni Jesus, "Mga kaibigan, may huli ba kayo?" Sumagot sila, "Wala po." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ihulog niyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo." Iyon nga ang ginawa nila. Halos hindi na nila mahila ang lambat sa dami ng nahuli nilang isda. Sinabi kay Pedro ng tagasunod na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Pedro, isinuot niya ang damit na hinubad niya, tumalon sa tubig at lumangoy papunta sa dalampasigan. Ang ibang mga tagasunod na nasa bangka ay bumalik din sa dalampasigan na hila-hila ang lambat na puno ng isda. Dahil mga 90 metro lang ang layo nila sa pampang. Pagdating nila sa dalampasigan, nakita nila roon ang nagbabagang uling na may nakasalang na isda at ilang tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Magdala kayo rito ng ilang isda na nahuli ninyo." Kaya sumampa sa bangka si Pedro at hinila papunta sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda na 153 lahat-lahat. Pero kahit ganoon karami ang isda, hindi nasira ang lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Mag-almusal na kayo." Wala ni isa sa mga tagasunod ni Jesus ang nangahas magtanong kung sino siya, dahil alam nila na siya ang Panginoon. Kumuha si Jesus ng tinapay at ibinigay sa kanila. Ganoon din ang ginawa niya sa isda. Ito na ang 3rd pagpapakita ni Jesus sa mga tagasunod niya, pagkatapos niyang mabuhay muli.